Vice President Leni Robredo also looking back on her journey over the last 6 years as she prepares to step down from her post. In the final episode of her Sunday radio program, Robredo said her political differences with President Duterte was a blessing in disguise for her team. Robredo, who comes from a political party different from Duterte's, was a target of attacks from the latter and some of his officials and supporters, especially whenever she would criticize some of the administration's policies and programs. For a time, she held the positions of Housing Secretary and co-chairperson of the Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs, but eventually quit due to policy differences. Yung lahat ng mga kahirapan na binigay sa amin, actually yun yung nagpahusay sa amin. Dahil hindi kami tinuring nakakambi, hindi kami tinuring na bahagi ng pamahalaan, natuto kami ka, Eli. Natuto kami na maghanap ng paraan. At to my mind, yun yung nagpahusay sa amin. Kasi pag mahirap, nagiging mahusay ka eh. Pag mahirap, naghahanap ka ng paraan kasi ita namin na yung power ng private partnerships na kapalaki. At ngayon, kaya malakas yung loob namin gawin yung angat buhay kasi nahasa na kami. Nahasa kami sa ganun na trabaho na halos walang tulong from government, pero marami na gagawin. Robredo also says she still has a lot of work to do and some appointments to wrap up before June 30. Team is also busy organizing the souvenirs given to her on the campaign trail. Robredo ran for president in the May 2022 elections, but lost to President-elect Bongbong Marcos. Dami, sobrang gaganda. Humingi ako ng para permission ng mga nagbigay na i-donate ko lahat na paintings for Angat Buhay. Ay doon ito yung lahat na painting sa Angat Buhay para maraming makinaba sa mga unang gagawin. Parang exhibit nitong mga lahat na, yung mga exhibit ng mga paintings, pero gagawin din siyang fundraising event. Ay yung mechanics, abangan na lang nila, ilalabas namin yung mechanics this week. At ito pa yung magiging seed fund para sa ating mga activities. So sana okay lang sa mga nagbigay. Properly acknowledge po yung mga nagbigay. Malaki lang akong bahay, hindi ko to papakawalan ka, Eddie, pero wala talagang paglalagyan. Napaka-heartbreaking na bitawan yung iba, pero ito tingin kasi namin kay Eddie, ito yung best way. Robredo has announced that the Angat Buhay program will be launched as a non-government organization next month. A Thanksgiving concert is held for outgoing Philippine President Rodrigo Duterte just days before he officially steps down from office. Duterte arrived with his partner Janileta Avancenia and allies such as Senator Bongo, Executive Secretary Salvador Medialdea, and Finance Secretary Carlos Dominguez. Also present in the event, the sister of President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Senator Amy Marcos, and Senator-elect Robin Padilla. The chief executive only had a short message of thanks for his supporters, but he did treat them to a few songs as he sang along with some of the performers. Maiksi lang po sa sambayang Pilipino. Maraming salamat sa inyo. Martin Rivera, Mocha Uson, Andrew E., Robert Senya, and Isa Alvarez were among the artists who performed at the concert. It was also attended by many supporters from various parts of the country. Amin, depressed area. So marami talaga. Ngayon na ano namin, mula nung nagpatupad siya ng ganyan, mga tabata, mga kabataan doon, mga ano doon, matinong na. May mga trabaho, nagsipag-aral na, balik, suwila, tapos iba nagkatrabaho na. Kaya nagpapasalamat talaga ako ng malaki sa kanya dyan. Gusto nang namin magdiwang ba na inabot natin ang 6 na taon, dumaan tayo ng mga bagyo, kalamidad, pagsabog ng bulkan, pandemya, pagtaas at pagbaba ng mga iba-ibang klaseng presyo. At siyempre, yung ating pinagdaanan na hindi pangkaraniwan, sa hirap at ginhawa magkakasama tayong mga Pilipino.